Kanina nga ay nasubaybayan natin ang breakup story ng ex-couple na sina Luis and Andy. On and off ang kanilang relationship. Isa sa reasons ang kanilang di pagkakaunawaan ay ang pagsiselos ni Luis sa workmates ni Andy. Pakiramdam niya ay dumada moves ito sa kanyang girlfriend. Itinatanggi naman to ni Andy at bukod dito, wala raw firm decision si Andy hanggang sa tuluyan nilang tinapos ang kanilang relasyon. Dahil sa naging issue nila, ano ang gagawin mo kung may ibang nag-e-effort sa jowa mo? Thank you sa pag-e-effort, pero oh, yeah? I'll take it from here. Ako na be, itabi mo. Itabi mo ako na. Ikaw? Ano, bakit? Yung tatanong ko, bakit ka nag-e-effort? Jowa? Jowa mo? Bakit? Same. Oo, sasasabihin, friend lang. Pero bakit yung effort mo pang jowa? Yes! Diba? Hindi, ako yan. Role ko yan. Tabi. Yes! May ganyan diba? Nangyari sa akin nung bago pa lang kami ng jowa ko. May tropa siya, hanggang ngayon tropa niya, oh, na workmate niya din. Eh, yung favorite food ng jowa ko, spanakopita, Greek cuisine yun. Ah. Tapos biglang sabi ng jowa ko, si Blabla ay nag-aral ng spanakopita, paano magluto, kasi alam niya favorite ko. The best! Oh! Sabi ko, ay, talaga, babi. Inaral niya talaga. Inaral. Thank you sa effort, pero oh, ako na yan. Oo. Oh, oh. Magtataka ka talaga. Oo. Oh, oh. Diba? Ba't mo ginagawa yon? Ibig sabihin, may something. May something. Oo, oh, kasi ako, feeling ko, makikita mo or madi-differentiate mo naman yung trato sa'yo pagkaibigan, mm-hmm, kesa sa trato pag may something na. Sa true. Diba? So yung ginawa ko doon, sinabi ko sa jowa ko na, uy, pinopormahan ka niyan, oh, trip ka niyan. Oh. So ang ginawa ng jowa ko, nung pinakain sa kanya yung spanakopita, sabi, hindi masarap. Ay. So hindi na nag-effort yung girl. So parang right there and then, tinurn down niya. Agad. Oo. Which is good, ha? Yun naman talaga. Thank dapat you, Baba. Ganun. I love you. Actually, dapat ganun ang ang dapat gawin. Ito, turn down mo agad. Kasi kung, halimbawa, patuloy mo, hindi naman sa, of course, hindi naman masama yun na parang, I mean, hindi sa pagiging masama yung tinurn down mo. Oo. Pero, ganun talaga dapat. Parang respect yun sa karelasyon partner mo. Sa true. O eto, pag may halimbawa hindi ka gustong bagay sa workplace ng jowa mo, paano ba dapat siya hinahandle? Sasabihin mo din talaga sa jowa mo yung what it made you feel, ano yung napaparamdam sa yun nung environment na yon. Pero ako personally, hindi para sa ipag-resign ko siya. Kasi ano niya na yun eh, choice niya yun. Siya naman yung nakaka-experience ng work environment niya. So kung gusto niya mag-resign, mag-resign siya. True. Ako hindi ko pangangailamanan yun. Hindi ko para gumawa ng desisyon. Mm-hmm. Kasi kumbaga siya ang mas unang nakakaalam. Siguro pwede niyang sabihin, kaya nasasabi niya yung mga ganung bagay, it's because masyado ng pagod. 'Di ba, which is hindi naman maiiwasan, siguro masyadong loaded na yung trabaho, pero yung decision na yon, hahayaan ko sa kanya yon na siya nang bahala kasi sakop mo yan, hindi ko yan sakop, 'di ba? Sa true. Pero pag may lumalandi sa yung iba, utang na loob, sasakupin ko yan. Lumayo ka, utang na loob, para sa itatahimik na nating lahat. Ayan, okay. Yung kanina nangyari kasi kina Andy, parang na medyo na, hindi ko lang pa fully na under, hindi ko fully nahingi yung side kasi sa comment section may mga nababasa ako sa madlang people. Marami natin. Eh, no? Gusto nila mahingi yung side ni Andy, like elaborate bakit hindi daw in-stop yung pag-entertain dun sa friend. Yun na nga. So na left hanging yung mga madlang people natin doon. Mm-hmm. And kaya rin siguro ito si Guy, na puno na rin. Oo. Diba? Pero ito, ilang beses na ngang nagbe-break, itong sina Luis and Andy. Break up nga ba ang solusyon sa mga ganitong away, Nikki? Parang communication. Kasi pag nag-break kayo, mawawalan kayo ng communication sa isa't isa. Hindi, parang sa magkakaibigan, bigla na lang kayo mag-unfriend nang hindi nyo nahayaang mag-usap. Oo, wala. Nakahangka. Parang naka-ano ka sa ere. Walang closure. Walang closure. At saka, hindi magandang yung nagiging sanay ka na kada away lagi mo sinasabi, Mag-break na tayo. Mm. Kada away na lang, laging yun ang kinakatapusan. Yes. Tapos gusto mo magpapahabol ka. Oo. Nagiging habit na yan, which is not good. Diba? Ayan tuloy, siya. Nasampulan siya. Nasampulan siya at talagang ibinrake na nga talaga si Andy. Oo. Mm-hmm. So yun yung
ano, parang kasi pag moving forward niyan, pag nasanay ka ng bata-batang years sa kada away breakup. Paano pag nag-asawa ka na? Actually, hindi madaling mag-break kapag nag-away kayo ng asawa mo, walay na tayo. Yun, nakasanayan mo yung ganun, no? Oh, paano, pumenak na kayo, 'di ba? Tama. So mahirap. Ano pa naman? Marami pa naman tayong ano, matututunan in life, and hindi naman natin sinasabing yun na yung magiging pattern niya. Natututunan naman 'yan. Tama. Maski kami natututo pa rin kami, hindi naman kami perfect, no? Baka sabihin niyo naman perfect kami. Hindi ah, wala sa proseso pa din 'yan, 'di ba? Nasa process din kami. Aha. O ito, paano mo ba masasabing matured na ang partner mo? Ako, sige, sample. Sige, go niyo. Masasabi kong matured ang partner mo kapag kaya niyong mag-disagree into something, pero you can look them in the eye after that disagreement, after that conversation, at masasabi niyo pa rin yung I love you. Nang hindi nahihirapan sabihin. Kasi hindi yung mag... Yung couple, as a couple, no, kami ng jowa ko, hindi all the time nagkakaintindihan kami. Hindi dahil nag-i-English siya. Oo. Iba yun. Ibang aspeto. Iba pa yun. Pero may mga ganun kaming instances. Palagi yung sinasabi, let's agree to disagree. Ah. Hindi all the time dapat mag-agree ako, mag-agree ka sa akin. Pero let's agree to disagree. Totoo. And that's, for me, mature enough. Mm-mm-mm-mm. Ano? Ang sa tingin ko is yung malawak yung pang-unawa mo, na mature na yung relationship pag alam mong hindi ka laging mananalo. Oo. Pag alam mo na, okay, so this time kailangan kong tanggapin na hindi ako tama. Mm-mm. Oo. Okay, so may point siya. Okay, may matututunan ako doon. Hindi yung kada away nyo, kada kibot nyo, parang nagpapataasan kayo ng ihi lagi. Mm-mm. Na parang, okay, yung pride siguro dapat ibaba sometimes, yung ego, ganon, ba diba? Para mas maintindihan ang mga nangyayari. Mm-hmm. Oo. Ayun siguro. Bababaan natin yung pride natin. Oo. Uy, ano, nagulat nga si Auntie dahil bumayag si Luis dun sa breakup. Oh, pero diba? Hindi naman niya to minimin. Ay, yun na nga, Mars. Bakit may mga desisyon tayo sa buhay na mahirap panindigan? Minsan kasi bugso ng emosyon. Sabi yes. nga, di ba, wag gagawa ng desisyon kapag mataas ang emosyon. Regardless kapag tama. Halimbawa sobrang saya mo. Sobrang saya mo. Ah, sige, libre na kita. Pag nawala na yung saya mo, ma-realize. Ano, naubos yung ano? Oh my God, either you're super happy or super lungkot, mm-hmm. wag kang gagawa ng desisyon. Kahit anong klaseng emosyon niyan, basta pag mataas. Oo. Paano mo, palipasin mo muna, pahapyawan mo muna yung emosyon mo, and then saka ka gumawa ng desisyon. Kasi nga, chances are, pagsisisihan mo yung ginawa mong desisyon. Yung nagawa mo desisyon within 5 seconds, may chance na maka-apekto yun sa habang buhay na desisyon mo. True. Ayan. At saka mas, I think ha, yung sa emosyon, parang I feel like every time na may gagawin kang desisyon, dapat mas maging logical ka. Oo. Hindi dahil sa, ano, yun nga, yung emosyon mo. So mas magiging matagumpay yung gagawin mong desisyon, I feel like if mas, ano ka, logical mag-isip. Minsan yung mga tao din na kailangan nilang ample time para mag-desisyon. Kung halimbawa mag-a-argue kayo with your partner, hindi nyo kailangan iseta to within an hour. Oh, pwedeng, yes. Pwede ito, ano muna, saglit lang ha. Kasi iba yung tao, may mga tao, hindi, ayusin natin to ngayon din. Okay din yun. May mga mm-hmm. tao din kasing, pwedeng ano muna, wait, kalma lang. Muna tayo. Tama. I need space, pero aayusin natin to. Basta palagi nyo yung i-remind yung jowa nyo na, kailangan ko lang ng time, ng space, pero huwag ka mag-alala, aayusin natin to. Ikaw ba ganong klaseng ano ka? Ganong klaseng jowa ka? Yung may time o gusto mo agad-agad? Ano, ang akin lang, huwag naming itutulog talaga yung problema. So, pag nag-aaway kami ng jowa ko, kahit di kami matulog, mag-aalas 5 na hanggat di namin naayos yun. Walang matutulog. So, puyatan na. In fairness din naman sa jowa ko, kasi ano din siya, ayun yun, overthinker kasi yun. So, as much as possible, parang ayusin na natin to, i-address na natin. LDR, diba? LDR. So, hanggat maaari, ayusin na dapat. Yes. Tama. Pero ito, sina Luis and Andy nga ay nagkakilala sa dating app. Nakagamit na ba kayo o na-curious na ba kayo ha dito sa mga dating app na ito, or may kilala ba kayo? Ikaw, Nikki, personally. Yes. Dating app. Oh, kamusta? How's the experience? Eto, ikakasal na sa July. Uy! So, doon kayo nagkakilala? Doon kami nagkakilala. OKC naman yun. OKCupid yung dating app na yun eh. Okay. Medyo matitino yung nakilala ko doon. So, pandemic din yun, lockdown. So, parang katulad ni Luis, ni Luis at saka ni Andy, nung una, trip-trip lang talaga yun. Never kung yung goal ko nung nasa OKC is mag
ano lang yung time ko dahil ano, 'di ba? Pandemic, gusto ko lang maubos yung oras. Never ko inexpect na magkakatuluyan kami hanggang sa huli. So, ang galing, no? For me, yung pagde-dating app, hindi siya desperate move, no. Actually, ano siya? Modern way of dating siya, of communicating, reaching out to other people. Hindi siya, wag mo ikahiya kung yung partner mo na meet mo sa dating app. Totoo yan. Kasi marami rin ako mga kakilalang ganyan na 20 years, mga more than 10 years na, sila pa rin. Diba? Actually, hindi nga dating app yun eh. Parang nag-message, through online din. Parang nag-message lang din. Pero ano rin yun, considered as ano rin, no? Pero hanggang ngayon sila pa din. Diba? Ang galing, nakakatuwa lang talaga. Pero na-curious ako, Nikki, ano yung DP mo nung time na yon na nag-swipe-swipe ka? Ano, pang malakas ang ano, yung sa MOR. Oh! May picture ako nun sa MOR, naka doon sa may console ako eh. Para makita agad yun na, ay, may trabaho si ano, ayun, akala. Hindi siya ano, hindi siya asa. Kasi misconception yun eh. Doon na nahihirapan pag mga Pilipina, iniisip agad nila na, ganon. Diba, gold digger. Hindi naman lahat ng Pilipina ganon. Tapos, nung time na yon, bakit ka nag-decide na i-swipe mo rin yun, partner mo ngayon? Kasi ano, yung jowa ko, hindi kasi marunong magpicture yun eh, kahit sa sarili niya. So, nakaano lang siya, nakatayo dun sa may grass, tapos hindi nga nakangiti. So, binasa ko yung profile niya. Oh. Bukod sa profile picture, binasa ko yung details. Nakalagay dun, professor, PhD. Ay. Sabi ko, ay, malaki sweldo. Malaki! Mukhang pera bakit pa din. Yun talaga una naisip, no? Ay, malaki ang sweldo. Mabubuhay. Hindi, ano siya eh. Gusto ko mas matalino sa akin. Actually, magandang factor yun. Yung gusto ko yung sinabi mo na parang pag kahanap ka ng partner mo, yung alam mong may matututunan ka, hindi lang basta, I'm talking about yung mga wisdom yes. na makukuha mo. Mm-mm. And I feel like ganun siguro sa mga babae pag naghahanap sila ng lalaki na partner na yung mas marami ng experiences. Yes. Tapos alam mong meron kang mapupulo talaga ng mga correct. Wisdom. Iba pa rin talaga. Pero kanya-kanyang preference naman yan. Ako, yun lang naman ang preference ko. Oo. Ikaw ba na nag-dating app ka? Never ko pang na-try mag-dating app. Which is, hindi ko pa talaga nag-ano. Meron lang ako mga kakilala. Kakilala. Oo. And never din ako nag-attempt kasi hindi ko alam yung mga tawag talaga noon. Mm-mm. Ngayon lang, nito-nito na lang din ako na-open sa mga dating app na ganyan. And natuwa nga ako kasi meron akong mga friends talaga na nakakatuluyan nila na as in ang strong ng ano nila, relationship. Oo. Madami so, din dyan, ano eh, mga naka-catfish. Meron. Naka-catfish na ba? Yung nanay ko. Nanay mo nag-ano din? Yung nanay ko nag-dating. Recently lang yun kasi parang... Tinuruan mo din siya. Actually, sa nag-YouTube si ano, si Mudang China May. Kasi yung tatay ko more than 10 years na siyang sumalangit. And sabi ko, parang siguro si mama na-feel niya yung loneliness, ganyan. So, nag-try din siya mag-practice ng English at dating app. Na-catfish siya. Talaga? So, American, yung profile picture. Eto pa, mag-ingat kayo kasi yung nanay ko ginamita ng AI. Ha? Magka-video chat sila. Tapos, puti yung nakikita niya. Amerikano, puti. Oo, pero... Napadaan ako one time, iba yung accent. Parang pang African, ganun. So, mali. May something wrong talaga. I'm not being racist, ha? Pero based kasi sa mga na-observe ko, ganun. Doon ako lumabas. Sinilip ko si mama na may ka-video chat. Tas puti. AI. AIB. Oh. Hindi hindi kumukurap-kurap. Sabi ko, ay, alam mo, yan ang dapat nating talaga. Magdoble ingat tayo sa mga ganyang bagay. So true. Mm. Well. Madlang onliners, keep on following us for more breakups and love stories that we share this especially for you.